after you stay on and ano no lumagay ka sa tahimik in your wife era, housewife era, like our interview with Mega, you were saying that you couldn't imagine yourself with Eat Bulaga. Is this still the case right now? Yes, I really cannot imagine myself leaving the show and being out of the show. So talagang kahit saan sila mapunta, as long as I can. And syempre, future plans, marami. Tulad nga na nabanggit mo, sa aking wife era in the future, definitely, as much as I can, I will stay in the show and with the show. And ito pa, after you stay on. Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaldab. Marami pong nagtatanong sa atin, ano na nga po ba Mr. Destiny ang mangyayari? Tuluyan na nga po bang mawawala ang Aldab? Tama nga po kaya ang mga pinahayag ni Mirna Baluyot na naghiwalay na nga po at tuluyang maghihiwalay sila Mengay at si Tisoy? Yung mga katanungang kumbaga mapapaisip ka na normal lang naman po na tinatanong sa atin. Huwag po kayong kumbaga mahiya na magtanong ng mga bagay-bagay po. At huwag na rin po kayong kumbaga malungkot na dumating yung point na puro push po, puro push. Ang dami po kasing sitcom nag-guest si Congressman Spotted. Pati po si Rhea Atider. Normal lang po ito sa TV5 kasi hindi naman lingid sa inyong kaalaman na popular nga po si Mr. Spotted sa TV5. Parang ito nga po talaga yung pinupush po nila na dapat kay Maha, di po ba, si Mr. Spotted kasi napakaraming guesting eh, di po ba. Real talk to, sinasabi ko lang po para po sa kaalaman ng lahat, kasama po ang kanyang kapatid at may pelikula. Normal lang po nagagamitin po talaga ng husto si Maine Mendoza, gaya nga po ng binanggit sa video. Ang topic eh ang Eat Bulaga, pero bakit napupunta nga po sa pag-aasawa? Doon pa lang mapapansin nyo na parang may mali. Parang pinupush nila mga ka-Aldab na ganito, ganyan, ganun. Hindi po ba? Pero tignan na lang po natin. Sabi ko nga po sa inyo, ilang tulog na lang, mag-July na. Tignan natin kung ano nga po ba yung magiging scenario rito. Titignan natin kung ano yung magaganap o mangyayari. Tama naman po yung iba na si Mengay pa rin po ang magde-decide. Si Alden pa rin po ang mananatiling single. Masakit po kasi yung dalawa talaga. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na kailangan mo siyang i-deny. Kailangan mong pagtakpan. Di po ba? Pero alam naman po natin kung ano nga po ba talaga ang totoong kasarian ni Mr. Spotted. Di po ba? Napakarami nating ebidensya at resibo. Pero nawawala na nga po ang issue na Becky nga po si Congressman Spotted. Tinatabunan po talaga nila yan. Samantalang kitang-kita naman po natin sa mga video, mga ganap sa mga ina-update natin, lalo na kay Enchong D, di po ba? Nakamakailan lang ay nasa France. Marami tuloy nagsasabi na kumbaga puro ano lang naman po ito. Kaya nga po malalaman natin itong July. Dito, hindi natin alam kung ano yung magiging senaryo. Ibig kong sabihin, kapag hindi nga po, talaga namang hindi matutuloy, anong taktika naman po ba ang gagamitin? Medyo nakakatakot po dahil pumasok na naman po sa panibagong sarswela ang Eat Bulaga, di po ba? Na kung saan talagang paninindigan po nila ang mga bagay-bagay, di po ba? Yung mga nagko-komento po sa akin, may kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon na ginagalang ko naman po. Yung although yung iba pabor po sa akin, alam ko naman po kasi yung mga pinagdaanan po natin. Kaya naniniwala po sila sa akin. Naniniwala po sila sa Aldab Nation. Kasi simula't simula pa lang, di po ba? Hindi na po pwedeng itama pa o imali pa yung tama, mga Aldab. May mga bagay-bagay na kumbaga malalaman at malalaman din po ninyo. Darating din po yung point na yan, mga Kaldab. Pagka dumating yung point na yan, doon lang po talaga magkakaalaman. Di po ba? Sa dami po kasi ngayon ng mga issue
na walang katapusan na ganito, ganyan. Kumbaga mapapaisip ka eh, di po ba? Bakit nga po ba laging nakabuntot ang pangalan ni Mengay kay Mr. Spotted kahit saan magpunta? Samantalang si Mr. Spotted never naman po niyang pinagmamalaki. Di po ba si Mengay? Although may mga komento po na ganito, ang pinaka-importante dyan yung interview. Pag in-interview po si Congressman Spotted, laging sinasabi niya private. Puputok lang po yan o lalabas lang po yung mga komento na ganyan. Eto nga pong marami ng guest si Mr. Spotted. Dalawa po kasing pelikula pinopromote niya. Yung isa nga po yung Katleya, di po ba matagal na yan? Nagkaroon na nga po ng show yan sa France pero hindi nga po kinagat. Hindi po siya kumita kaya binalik dito sa Pilipinas. Dito nga po nag-black screening. Pero anong nangyari? Di po ba nilangaw din? Para po sa kaalaman ng lahat ha, para lang po sa mga dumadaan. Nagkaroon po yan sa France, buong pamilya po niya, kasama niya. Maliban lang po kay Mengay. Di po ba? Doon nag-premiere yung Katleya Killer. Alam niyo po yan mga Kaaldab, kasi pinost yan eh. Yun nga yung marami rin bumatikos na halos isang linggo po doon si Congressman Spotted. Tapos pag balik niya rito sa Pilipinas, eh most outstanding congressman. Di po ba? Doon palang kahinahinala na parang mali. Ito yung mahilig sa abroad pero most outstanding congressman. Yan sinasabi natin. Iba po talaga kapag ka nasa partido. Ibig kong sabihin, nasa administrasyon. Hindi po ba kaya nga po niya nilaglag si Robredo eh. O si Vice President Lenny Robredo dahil alam niya na mas makikinabang po o mas makikinabang siya sa bagong administrasyon kesa sa dati. Hindi po ba? Siya lang naman po talaga yung literal na bumaliktad eh. Sila Mayor Joy Belmonte at yung iba eh nanatili po na makaleni. Totoo naman po ito mga Kaaldab, baka sabihin sinisiraan natin, sinisiraan mo lang kay Pangulong Vice President Lenny Robredo. Hindi po, alam po yan ng mga main fanatics sa Tarmin na bumaliktad na nga po si Congressman Spotted at nilaglag niya nga po ang partido ni Lenny Robredo. Sabi ko nga mas nakikinabang po siya ngayon eh. Oh, di po ba? At i-remind ko lang po sa inyo, ang producer nga po ng pangalawang pelikula na Trigger, ang topak yun na pinalitan ng Trigger ay ang producer nun si Rhea Ataide. Halos kanila po pala lahat, kaya pala panay ang pagpopromote ng dalawa. Doon palang kahinahinala na ako mapapansin nyo eh. Kaya lang syempre yung iba hindi po alam dyan, yung iba wala pong alam, hindi po katulad natin. Kaya nga po sabi ko bago sana mag-react, bago mag-komento, tignan muna, di po ba, kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi ng fake news. Di po ba, napakarami kasing komento, maraming nagsasabi ng ganito, maraming nagsasabi ng ganyan. Hindi nyo naman po malalaman yan eh. Hanggat, kumbaga, walang nagre-react ako mga Kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang to sa opinion ng netizen. Basta sa akin, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, eh yan lang naman po yung ibabalita natin. Real talk to mga Kaaldab. Kaya chill lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, binabalita ng iba. Ako naman po bilang true-blooded Aldab Nation, eh gusto ko updated po kayo. Di po ba? Ito eh, sinasabi ko lang to ha, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita. Di po ba? Ang dami kasing komento, ang daming sinasabi, pero wala naman pong matibay na ebidensya. Lalong-lalo na po ngayon na talagang mapapaisip po kayo ng gusto kapag dumarating yung point na ganito ganyan, etc., etc., di po ba? Kaya remind ko lang po mga Kaaldab, kahit ano pong gawin nila, kahit ano pong sabihin nila, eh wala na, di po ba? Hindi basta-basta paniniwalaan. Real talk to mga Kaaldab, well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po
na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.